Kung pang Christmas decoration naman ang hanap nyo, bahagyang bumaba ang presyo niyan sa Divisoria para raw makasabay sa mga tinda online. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Mahigit isang buwan bago ang Pasko, marami nang nakita nating nagbebenta at namimili ng mga Christmas decor dito sa Divisoria, Maynila. Paskong Pasko na sa bahaging ito ng Ilaya M. De Santos sa Divisoria, Maynila. Kahit saan ka mapalingon, mayroong nagbebenta ng mga pandekorasyong Pamasko. Kabilang sa mga nagtitinda rito ang second year college student na si Joshua na tumutulong daw sa negosyo ng kanyang ate. Simula na itong Behrmans, nagsimula na kami magtinda. Medyo lumalakas na siya ngayon kaysa sa unang buwan kasi yung unang buwan kasi medyo matumal pa, tsaka maulan. Ang presyo ng mga Christmas decor dito, bahagyang bumaba ng hanggang 50 pesos kada item. Yan ay para masabayan nila ang presyo ng mga paninda sa online market. Ang Christmas tree dito, mabibili lang sa halagang 200 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa laki at disenyo. At ang pinakabagong disenyo ng Christmas tree, meron na rin dito sa Divisoria. Mabibili yan ng 2,000 pesos kung saan LED na ang Christmas tree mo. Nasa 80 pesos hanggang 1,000 pesos naman ang bentahan ng mga Christmas balls. Ang mga Christmas light naman nasa 150 pesos hanggang 3,000 pesos. Meron ding tinatawag na mga curtain lights na mabibili ngayon sa halagang 180 hanggang 850 pesos. Ito po yung mga ilaw namin dito kompleto sa ICC. Hindi rin daw dapat mag-alala dahil nagbibigay naman sila ng warranty. Bukod sa mga pailaw, meron ding nagbebenta dito ng Santa Claus costume na nasa 850 pesos. Christmas headband na 35 pesos ang isa o pwede rin 3 for 100. Meron din ditong garland na nasa 130 pesos lamang. Nasa 250 pesos naman ang pinakamurang figurine ni Santa Claus. Samantala, Igan, may ilang stall naman dito sa Divisoria ang bukas ng 24 oras para sa mga nais mamili ng Christmas decor. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.